Lagpas 1 month na po, or magpa 5 weeks na siguro nung kinurot natin yan or pininch natin yung apical bud nitong black prince na to. Ayan na po yung itsura nung dalawang tumutubo na lateral bud or magiging main stems niya or mga additional stems nung rubber plant natin or rubber tree. Ayan. So, kitang-kita natin, successful yung pagpipinch natin or pagkurot kay rubber plant. So, ngayon, ang gagawin naman natin, itetesting natin siya dito ngayon kay Ruby. So, dito kaya hindi ko pa siya kinukurot or pinipinch yung apical bud. Bagong propagate kasi ito. Ayan. So, galing po siya sa Marcot. Ayan. Marcot technique or yung air layering. So, galing po siya dito sa rubber plant na to. And so ito yung pinaka neglected na rubber plant na nakita ko. So kinunan ko na po siya ng mga cuttings niya. Pero okay din naman kasi nung kinalbo natin siya, nagpatubo na siya ng panibagong stems. Ayan, may mga dahon na maliliit. Tapos mayroon din dito. Ayan, tigalawa. And so isa, dalawa. Tapos ito yung tumutubo. So yun po yung pinaka mother plant nitong ruby na to. So okay naman, ibuhayin lang natin to. Kasi kitang-kita nyo naman, no? Yung pinaka-stems niya is sobrang tatanda na talaga or matanda na talaga. Ayan. So talagang ilang taon na siguro to since pinropagate. Tapos nakalimutan ng alagaan nung seller o kung sino naman nang humawak dito. Pero yan po siya. So ngayon, gagawin po natin is ipipinch natin itong rubber plant ito na galing sa air layering or galing sa Marcot. Kung meron po kayong rubber plant or rubber tree na galing sa air layering tapos kaka-replant nyo pa lang or kaka-repot nyo pa lang sa bago nyong pot or sa sarili nyong pot, I suggest wag pong gagawin ito dun sa halaman nyo kasi yung rubber plant na yon nag-establish pa ng ugat niya. Mapapansin nyo rin dyan, yung pinaka-apical bud niya o yung patubo na dahon is medyo tumigil or medyo bumagal talaga. Kasi nga, inaayos niya ngayon yung pinaka-ugat. Pero for the sake of experiment lang, tingnan natin kung gano'ng katagal magpapatubo ng lateral bud yan o mga panibagong stem. Kapag sinabay natin na habang nagpapatubo siya ng ugat o nag-aayos ng ugat, kukurutin natin. No, pero again, wag pong gagawin to sa newly propagated na rubber plant. Okay? So, gupitin lang natin siya. Huwag natin kuritin kasi wala akong plastic ngayon na pang salon ng dagta. Angan pulidong-pulido yung pagkakagupit. Kailangan tanggal na tanggal yung apical bud. Okay. So, yun po siya. Ito yung apical bud na natanggal. So, tumutulo na yung dagta. Normal po yan. Patuloyin nyo lang. Huwag nyo didiligan muna habang hindi pa masyadong tuyo yung pinutol sa kanya. So, pwede nyo yung diligan kapag syempre tuyo na yung lupa. Or kapag hindi pa tuyo, or kapag tuyo na yung lupa, tapos puti pa din yung dagta, huwag nyo muna didiligan. Intayin nyo pong mawala yung pinakaputi. Magiging clear naman yan pag tumagal. So, hayaan lang po natin siya dyan na ganyan. Ngayon, babalikan po natin silang dalawa ng 2 weeks. After 2 weeks, tingnan natin kung magpapatubo na yan ang lateral bud or papatubuin niya yung ibang nakaabang niyang lateral bud sa ilalim. Tapos, kakamustahin natin kung ano ng itsura nitong dalawang lateral bud ng black prince. Okay, balik tayo after 2 weeks. Ito po sila after 10 days, dapat 'di ba 2 weeks, kaso may nakita po kasi tayong kamalian dun sa ginawa natin. So pakita lang natin sa inyo para maiwasan din, no, kapag magpipinch kayo or magkakat kayo ng apical bud. So pakita ko na rin to bago mag 2 weeks kasi baka bumuka siya eh. So pakita lang natin kung gaano kalaki yung tumutubong lateral bud kasi yung isa is maliit, yung kabila mas malaki. So hindi siya pantay. Ayan, yan po yung nagawa ng 10 days dito sa black prince natin na pininch or kinurot yung pinaka-apical bud. So, dalawa po yung tumubo. Ayan, lumabas na isang dahon na medyo maliit. Normal po yan, huwag po kayong kakabahan or matataranta kapag maliit yung tumubong dahon dun sa pinagkurutan nyo. So, ganun po talaga kasi mas madami po siyang stem na pinapatubo tsaka dahon. So, hati na yung energy niya tsaka yung nutrients distribution. Maganda pa dyan, after 10 days, mayroon po akong nakita na lateral bud sa ilalim. May tumutubo na dito. Ayan, ito po. Tapos sa kabila niya, mayroon, ito hindi to lateral bud, para lang alam nyo yung difference. Ito. Ayan. Yan po ay aerial root. Yes, nagkakaroon po ng aerial root si rubber plant. So normal po yan kapag may ganyan. Pwede nyo actually ipropagate yan kapag umayos yung aerial root niya. Kaso, ang laki kasi yan eh. Sayang, di ba, kung puputulin lang. So hayaan lang natin kapag tumubo. Aerial root po yan, dyan nyo po makikita yan. Kasi ang lateral bud, nakadepende po yan sa dahon or itsura ng dahon. Dapat kung red, yung patubo niyang dahon, di ba? Yung casing niya, kung ano man tawag dyan. Dapat red din. Kapag hindi po kakulay,
aerial root po yan. Okay, so yan po yung nangyari after 10 days ating black prints. Next naman, mamaya to, and discuss natin yung kamalian dyan. Ito naman yung kinalbo natin or yung mother plant nito, diba? So, madami nang tumubo na dahon. Ayan. So, maliliit pa lang, normal po yan. Kasi nga, ang dami niyang pinapatubo. Ayan, ito yung isang apical bud ng isang stem. Ito. Ito pala, sorry. Ayan. Ito yung ibang stem niya. O ibang dahon na tumutubo. Ayan. So, ruby din yan. May iba pang tumutubo ng mga lateral buds sa kanya. Ayan, ito po. Pero yan po ang itsura niya after 10 days. Iba, nakita niya naman yan before. Wala talaga masyadong dahon. So, next na is, ito, diba? Binanggit ko naman sa inyo, medyo matatagalan talaga to. Kasi, bago ang propagate. So, medyo okay na naman yung pagka-establish niya. Kasi ito, nadadala na niya yung buong lupa. Ngayon, ito naman, discuss natin yung kamalian na naganap dito. Kasi yung pinutol po natin, apical bud, naghilom siya. Bumalik yung red. Hindi naman siya totally na bumalik. Pero may naghilom. Dapat po kasi wala talaga yan. So, kailangan ganyan lang siya. Hindi na naman tutubo yan. Kaso, hindi siya ganun kabilis magpatubo ngayon ng lateral bud. Although, mabagal talaga yung pagpapatubo niya ngayon kasi nga bagong propagate siya. Para lang sure, kailangan tapisin pa natin itong natirang apical bud o yung naghilom na part. Na para lang safe talaga or sure talaga na makakapagpatubo tayo ng lateral bud. So, tanggalin natin yan. So, ganyan pwede yung gunting. Kung maganda yung gunting nyo, pwede ito gagamitin natin blade. Ayan. So, tatanggalin natin yan. Kaso medyo mahirap kapag isang kamay lang. Wait lang, cut ko muna. Ayan, ito po siya. Kinakat ko ngayon yung natirang apical bud or naghilom na part. So, nagdadagta pa. Ayan. Tuloy lang natin na ganyan. Ayan, natanggal na po natin yung gumaling na apical bud. So, yan, medyo malakas yung pagtulo ng dagta niya. Pero ganun lang po, ano, kailangan lang natin tanggalin talaga ng fully yung apical bud niya para sure na may tutubo ng mga lateral bud. Although hindi na naman talaga siya tutubo kasi nga damage na yun eh. Mas mabilis lang kung malinis talaga yung pagkakakat natin, di ba? Para maging ganito siya. Ayan. Pero ganun lang siya, no? Kailangan talaga malinis yung pagkakakat natin para maayos yung pagpapatubo ng lateral bud. Although ito po kasi ay bagong propagate, diba? Kaya medyo matagal talaga bago magpatubo yan kasi nga inaayos na yung ugat niya. Kailangan malinis pa din yung cut natin ng apical bud para yung mga lateral bud niya or mga axillary bud tumubo ng ayos. Ayan. Pinch yun na din yung rubber ito niya para mas maging lush at magkaroon ng multi-stem. Okay, sana nagustuhan nyo itong video na to. Palike na lang, tsaka pa-subscribe. Si EJ po ulit. Maraming salamat. Thank you!